Isinailalim na sa state of calamity ang barangay Langob sa bayan ng Santa Fe sa Cebu dahil sa nadiskubre umanong sinkhole sa lugar. Sa Tabango, Leyte naman, pinaniniwala ang sinkhole din ang nakitang hukay sa lugar na aabot na sa 1 hektarya ang lawa. May news to go si Oscar Oida. Animo'y nahati na sa gitna ang lupa sa bahagi ito ng barangay Langob sa bayan ng Santa Fe sa Cebu. Bahagi lang ito ng hininalang sinkhole na lumitaw nitong nakaraang Sabado sa lugar na siyang ikinagulat ng mga residente. Ang ilang bahagi ng bitak, aabot sa 17 feet ang lalim. Bukod sa mga butas, tuluyan na rin bumigay ang bahagi ng lupa malapit sa mga kabahayan. Dahil sa mga nakitang bitak, isinailalim na sa state of calamity ang barangay Langob. Hindi pa rin pinayagang makabalik sa kanilang bahay ang 45 pamilyang pinalikas ng motoridad. Kinordunan na rin ang danger area para walang mapahamak. Isa rin hininalang sinkhole ang nadiskubre sa barangay Santa Cruz, Butason sa Tabango, Leyte. Makikita sa mga imaheng ito ang lawak ng bumigay na lupa sa bahagi ng barangay na aabot sa 1 hektarya. Hindi pa tukoy ang tunay na lalim ng sinkhole kaya't pinalikas na ang mga residenteng nakatira malapit dito. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang Cebu, Bohol at Negros Provinces ay may mga lupa na nasa ibabaw ng limestone. Nangyayari ang sinkhole kapag nalusaw ang limestone dahil sa pagkakababad sa tubig sa ilalim ng lupa. Kung pwede lang nating ma-x-ray yung ilalim, makikita natin medyo naka-polka dot na yung mga, may polka dots ka na. Ibig sabihin namumuuna yung mga iba't ibang sizes ng butas. Ang taga Metro Manila naman, ligtas pa naman sa panganib at pinsalang dala ng mga sinkhole. Swerte tayo dahil sa walang limestone sa Metro Manila. Ang karamihan sa ilalim ng lupa ng Metro Manila ay sediments, lupa lang. Maliban sa ilang lugar sa parteng Guadalupe na meron tayong mga adobe. Oscar Oida, GMA News.